Hello po mga ka-coin fanatics natin dyan. Welcome again to my YouTube channel. Pero bago po tayo magsimula, huwag nyo pong kalimutang mag-like and mag-subscribe. At pakipindot natin po yung notification bell icon natin para lagi po tayong updated sa mga susunod na videos po natin. So guys, isang mabilisan lang din to ulit, okay? So kung natatandaan nyo po, nag-content po ako noon regarding 20 piso. So, nag-follow up content ako sa 20 piso natin. Okay? Yung panibagong error coin niya. So, minention ko po doon or pinakita ko po sa inyo kung ano yung error doon sa mga text niya sa range ng 20 piso. Okay? So, napakita ko po sa inyo yun. Ngayon guys, isa pong pinaka-rare or bihira nating makita sa 20 piso. Okay, so kung may hawak po kayo mga 20 piso dyan, tingnan nyo po kung meron pong katulad nito na hawak ko. Na tinatawag na mirror brokerage. Okay, so yung mirror brokerage po mga guys, yan yung pagkakaroon ng images or mirror images or pagkakabaliktad na images dun sa anil ng planchet. Okay, so i-explain ko po sa inyo. So guys, ito ngayon yung hawak ko na 2020 na NGC 20 piso. So kung titingnan nyo maigi guys, wala namang masyadong tawag dito, kakaiba, di ba? Okay, so titingnan po natin, iso-zoom po natin. So meron na po kayong nakita. Tignan nyo po yung kalibang bahagi ng screen ninyo, yung sa side po ni Quezon. May napapansin po ba kayong mga guhit-guhit simula dun sa ulo niya hanggang sa mukha pababa? Ilapit pa po natin ng konti. Yan. Okay. So nakikita nyo na po, may mga guhit yung mukha ni Manuel Quezon. Okay, so ayan po guys, yung tinatawag na mirror brokerage or pagkaka-print or pagkaka, sabi nilang mancha, okay, ng kabilang images or sabi nating ibang bagay dun sa planchet. Okay, so ito yung guys na sinasabi ko sa inyo. Kung makikita nyo, yan, nagkaroon ng guhit yung mukha niya hanggang doon sa may collar. Hindi po siya yan dumi guys. Kung titingnan ninyo, isusum ko pa. Yan. Yan. Makikita nyo, bumakat or nagkaroon ng guhit-guhit yung bust ni Manuel Quezon. Yan. Ititilt pa natin ng konti mga guys para makikita ninyo. Yan. Hanggang sa taas yan guys, hanggang dito. Hanggang sa noo niya. Kaya pag sinideways natin ng konti, ayan guys, makikita nyo. Yan. Diba? May guhit, diba? So hulaan nyo guys kung paano nangyari to. Kung familiar kayo sa coin minting or nakapasok na kayo sa paggawaan ng coin, yung port clip na nagpapasok po ng planchet or metal roll na tinatawag, metal roll pa po yan kasi nakarolyo po metal niyan, okay? So pag pinasok po yan sa blanking press na tinatawag o yung pagputol or pagbuo ng coin simula doon sa metal roll, para makabuo ng planchet, meron po yan tinatawag na brush. Okay? So dumadaan po yan papunta dun sa webbing. Okay? Simula dun sa webbing, mga guys, papasok yan dun sa annealing furnace na tinatawag o tinatawag na pugon. Okay? So, pinapasok to sa mga pugon, mga ka-coin fanatics. Yan. Okay, so pag pinasok yan sa pugon, magiinit po yung
tinatawag natin na planchet. Okay. Lalabas po yung sa quench tank na tinatawag, papasok doon sa real layway niya na para ugasan siya. Okay. So pag naugasan po yan, papasok po yan sa dryer. Kaya po mga guys, nabubuo yung mga linya na yan kasi dumadaan yun sa parang may mga buhok doon sa may conveyor niya. Kung meron po kayong printer, silipin niyo yung ilalim ng printer niyo pag nagpi-print yung papel. Meron yung mga brush or buhok, di ba? Yung kasi yung nagko-control ng dumi para tumam, para dun sa mga coin, para hindi pumasok siya, upsetting mill na tinatawag. Nabuo po siya. So, dun po, yung sa annealing section ng furnace, nabuo po yung tinatawag na dumi. Yan, kaya po nagkaroon ng ganyang guhit-guhit na marka si Manuel Quezon. Yan, bago pumasok yan dun sa upsetting mill, planchet na po siya na tinatawag. Ngayon, pag tinamaan na po siya ng stamping press, dun na po nabubuo yun, hindi na po mabubura yung tinatawag natin na unwanted markings sa mukha ni Manuel Quezon. So mga guys, ito bihira to mangyari sa coins. Lalo na sa mga modern ngayon na coin minting machine. Yung quality control talaga na ano, mabusisi sila. Okay? So bihira tong mga ganito. Bago pumasok yan sa stamping press, nagkakaroon na ng ganito yung coin. Hanggang pumasok po siya sa finishing coin, yung tinatawag natin na counting machine, nakokontrol po yan. Yung mga error coins po, mga ka-coin fanatics, pumapasok yan sa tinatawag natin na waffler machine. Okay, so binigyan ko na po kayo ng mga alaman na ganun. So, dun po linalagay yung mga error coin na tinatawag na hindi po nabuo ng maayos. May nakakalusot po ng mga error coin na tinatawag nito, katulad nitong lumagpas sa collar na yan. Yan, saka itong outer ring. Okay, pero sa mga ganito kasing error coin, mga ka-coin fanatics, pumapasa na naman to sa quality control, lalo na kung marami yung volume na nangyari na nagawang ganitong error coin. So, yung quality control, pinapasa na nila. Kasi mahal guys ang mga ganitong planchet, lalo na mga bimetallic. Okay? So, dalawa kasi yung composition ng metal natin yan. Yan. So, yun mga guys. Tingnan nyo po, baka meron po kayong ganitong error coin. Yan. Pagmasdan nyo na po maigi, screenshot nyo po. Yan. So, sa panghuli po natin na gagawin para po makonvince ko po kayo na hindi po yan man-made or hindi po yan dumi. Kuha po tayo ng microfiber. Okay? Susubukan po nating burahin. Okay? So, to guys. Subukan natin burahin ng microfiber. Diinan pa natin ang diinan para makita natin kung mabubura. Okay? So, check natin uli mga ka-coin fanatics. I-zoom natin. Yan. So guys, nabura ba? Hindi, di ba? Yun. So, isang test din yan sa ginagawa naming grading na tinatawag. So, itong hawak ko guys, napag-grade na namin to sa numismatic namin. So, pumasok siya sa tinatawag namin na grade A na coin. So, ang tinitingnan na lang namin ngayon is yung mintage count niya, kung ilang coin ang merong lumabas na ganito bago kami mag-release ng presyo sa ganitong coin.
Okay? So, yun mga ka-coin fanatic, sana po meron po kayong ulit na tutunan regarding po dito sa bagong tuklas po namin na mirror brokerage ng error coin ng 2020 NGC 20 piso. Yun po. Sa muli po mga ka-coin fanatic, salamat po sa pagsuporta ninyo. Hanggang sa muli po.